Kasamang nakiisa ang pamalang lokal ng Nagkarlan, Laguna sa pangunguna ni Mayor Architect El Morbita sa pagdiriwang ng National Bible Month 2023. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation No. 124 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, 6 na taon na ang nakalilipas. Nagsimula ang programa sa isang motorcade na sinunda naman ng tagisan ng on-the-spot poster making na may tema namang The World Lead to the Way, the Truth, and the Life. Napawang nilahokan ng mga piling mga mag-aral, sinundan ito ng Bible Quiz Bee at Gospel Singing Competition. Kaya anong masasabi mo sa ikaw yung kauna-unahang naging kampiyon sa Bible Month dito sa Nagkarlan? Sobrang gandang experience po, and first time lang po ito, it went smoothly naman po and nag-enjoy po kami lahat ng contestant. Na-meet ko po yung iba-ibang mga contestant galing sa iba-ibang school and magandang experience po talaga para po din sa aking school na Florida Integrated Regional High School. Oh, anong masasabi mo sa ibang kabataan na katulad mong may talento? Ilabas nyo lang. Dapat sumali lang kayo ng sumali. Anytime na meron kayong opportunity na mag-perform, kunin nyo na, take the opportunity. Ayan, hello po sa aking mga schoolmates sa Florida Integrated National High School, lalo na kay Ma'am Alilyn Viterbo na sinamahan ako dito, kinocha ko. Pati po kay Ma'am Sheila Narte na aking advisor. Ayan, mga exempted po ako ngayon. Na-exempt po ako sa class ngayon. Thank you po ma'am, pati po sa aking classmates na 12 STEM Alcaraz. Ayan. Pastor, kamusta po yung matagumpay na Bible Month 2023? At sa kauna-unang pagkakataon, tumulong ang LG sa programa po ng mga Kristiyano sa Bayan ng Nagkarlan. Patuloy kami napapasalamat sa first time in the history ng Bayan ng Nagkarlan. Nagkaroon po tayo ng Moral Recovery and Transformation Council. Kudos po sa ating butihing Mayor Elmore Bitangkol Bita. At sa kay administrator Alex Jordan at sa Sangguniang Bayan. Kaya napapasalamat po tayo sapagkat ito po yung kauna-unahan na nag-launch po tayo ng Moral Recovery and Transformation Council. At napaka-importante po ng month of January sapagkat ito po month of January ay Bible Month. Kaya kapag itinaas po natin ang pangalan ng Panginoon, at ando na talagang importante po, ang Bible po ang ating sandiga ng ating buhay. Without the Bible, we are nothing. Without the Word, we are nothing. Kaya napaka-importante po, it is very important na tayo po bilang isang Kristiyano ay tumudulog sa ating Panginoon at andun po yung salita ng Diyos ang nagiging tanglaw ng ating buhay. Kaya kudos po sa ating butihing Mayor at sa mga supporters po natin na patuloy na tumulong, ang ating DILG, si Ma'am Lurin Neal, ang ating po DSWD, Ma'am Lourdes Royo, sapagkat without the help po ng bawat isa, ang asin pastors, Father Dodi na Roman Catholic Church, ang Pastor Dale ng Seventh-day Adventist, ang kapuluan po ng tinatawag na Body of Christ Interfaith ay nagpapasalamat po sa full support ng bawat isa. Kaya maraming salamat po at tunay nga po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. To God be the glory. Yeah. Una-una po, sobrang unexpected po kasi madami nga po activity sa school, tapos napagsabay po yung pagre-review po. Tapos, lahat po nung pagod, naging worth it naman po. Tapos, yun na, pasalamat po kay God. Tapos, maraming salamat po sa Aplan Integrated National High School, sa kay Mayor Elmore Vita, saka po sa buo-buo po ng kanyang team. Yun na. Susunod na taon ba? Bala ka pang lumahak ulit? Opo, pag po may chance na ibigay sa akin, why not naman po? So, ginagagalak po namin isa sa pamayanan sa
pangunguna ng ating punong bayan, El Morbita, at ang bawat isa sa munisipyo ng Nagkarlan at ang bawat kapastoran at kaparian dito. Natutuwa kami na sa pamamagitan ng mga activity ito ay patuloy na nai-unite ang iba't ibang denominasyon at relihiyon at alam natin tama-tama tayong pwedeng kumilos upang mapaunlad ang bayan hindi lamang sa ekonomiya kundi sa righteousness o katwiran at lalo tigit kabutihan ng kalooban na makukuha lamang sa paglalim natin sa kaugnayan sa Panginoon at ang kanyang salita. Salamat po Kuya Kevin sa iyong patuloy na pagsuporta rin sa amin.